This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Napangiti ako nang makita ang napakalaki at sobrang eleganteng gate ng Imperial University. Halos 2 linggo na rin mula nang magsimula ang klase, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay. Patuloy pa rin akong namamangha sa mga nakikita ko sa universidad. Sobrang saya lang sa feeling na dito ako nag-aaral. Sino ba namang hindi sasaya, eh nabigyan ako ng full ride scholarship. Isa ang Imperial University sa pinakamalaki at pinakamagandang universidad sa bansa. Madalas nga puro mga anak ng celebrity o mga politiko ang nag-aaral dito, o basta galing sa mayamang pamilya. Ako nga pala si Jasper Reyes, 18 taong gulang. Business Management ang kursong kinuha ko rito sa Imperial University. Noong una nga ay kinakabahan ako kasi ang akala ko ay mabubuli ako rito. Hindi ba't ganon naman sa mga pelikula at libro? If someone didn't come from the same socio-economic background, normally ay mabubuli. Iyon ang bagay na kinatatakutan kong mangyari lalo na't hindi ko naman gusto ng gulo. Ang gusto ko lang ay maging tahimik ang buhay ko rito at makapagtapos para mabigyan ng magandang buhay si Mama. Pero mali pala ako ng inakala. Kahit kasi puro mayayaman ang mga estudyante rito, lalo na ang mga kaklase ko ay ang daming mababait. Hindi ko ni minsan naramdaman na magkakaiba kami ng estado sa buhay. Hindi nila pinaramdam sa akin yon. Good morning, Jazz. Nakangiting bati sa akin ang kaklase kong si Cassie. Isa si Cassie Imperial sa mga kaklase at kaibigan ko. Pamilya rin niya ang nasa likod ng universidad na ito. 17 years old pa lang si Cassie pero may pagkamatangkad siya. Maganda si Cassie at pwedeng-pwede pumasok bilang artista, feeling ko nga ay papasa rin siyang beauty queen. Mas matangkad pa nga siya sa akin eh. 5'2 lang kasi ang height ko. Hindi ko alam, pero mula noong 4th year high school ako ay hindi na ako mas tumangkad pa. Pero lagi naman nilang sinasabi na kung gaano raw ako kaliit, ay siyang laki naman ang utak ko. Para sa akin ay hindi naman talaga ako matalino, masipag lang talaga akong mag-aral. Good morning, Cass, nakangiting bati ko naman pabalik. Mahina akong natawa nang ibagsak niya ang noo niya sa desk. Medyo napalakas ata yon kasi napangiwi pa siya. Okay ka lang. Anong nangyari? Tanong ko. Gusto kasi nila ma'am na tumuloy na muna ako kina Tita Love at Tito Leroy kasi mas malapit daw ang bahay nila dito sa university, nanlulumong saad niya. O eh ano namang problema doon? Meaning, makakasama ko si Kuya Levi sa bahay. Aniya at umirap pa. Lagi kasi yung nagdadala ng kaibigan sa bahay nila, tapos madalas hanggang madaling araw sila mag-inuman at nag-iingay. Paano ako makakapag-aral ng maayos? Mahabang dagdag pa niya. Baka makinig naman sa'yo kung kakausapin mo ng maayos. Mababa ang boses na saad ko. Ewan ko. Bahala na. Aniya. Tipid na lang akong ngumiti at nagpas siyang magbasa na lang ng notes habang naghihintay sa professor. Ilang saglit lang ay nagsimula na ang klase. Hindi ko namalayan ang oras at mabilis lang naman iyong natapos. Hanggang sa dumating na ang lunch at sabay kaming nagpunta ni Cassie sa cafeteria. Sa totoo lang ay sanay naman akong kumain ng mag-isa, at bago ako pumasok sa universidad ay ganun na ang in-expect ko na mangyayari. Pero dahil nga mababait naman ang mga kaklase ko, ay lagi akong may kasama na siyang nakakatuwa. Ang ganda talaga ng mga mata mo, Jazz. Ang fungay tapos parang laging nangungusap, ani Sasha, ang isa pa sa mga naging kaibigan ko habang kumakain kami. Palakaibigan naman ako, at kahit na sinong gustong samahan ako sa lunch ay hahayaan ko lang.
Pero itong grupo kasi ni Cassie ay lagi akong hinihila at sinasama sa kanila. Oo nga, sagot naman ni Monique. Alam mo noong first day pa lang, crush na kita. Sayang, mukhang hindi naman ako ang market mo, dagdag pa niya kaya tipid na lang akong umiti. Kung diretso akong tatanungin, alam ko sa sarili ko na hindi ako straight. Pero hindi naman ako malambot o malamyang kumilos. Sabi nga nila ay hindi raw halata, at mas lalong hindi mapapansin maliban na lang kapag nakilala at nakasama na ako. Wala rin naman akong balak na itago ang kasarian ko. Alam ko naman na wala akong inaapakang ibang tao. Basta alam ko na wala akong nasasaktan ay okay lang sa akin ang lahat. Ang cute nga niya. Pretty boy masyado. Feeling ko nga kapag naging babae siya mas maganda pa siya sa ating tatlo, sabi naman ni Cassie kaya natawa sina Sasha at Monique. Masyado niyo na akong pinupuri, baka lumaki na ang ulo ko niyan, may halong pagbibiro na sa ad ko kaya natawa sila. Oo nga pala Jazz. Labas tayo mamaya. Sama ka sa amin, nakangiting sabi ni Cassie. Saglit akong natahimik at nag-isip. Hindi ko kasi alam ang isasagot. Nasanay na kasi ako na pagkatapos ng klase ay diretso na akong umuwi para mapalitan si mama sa pagtitinda sa maliit na talipa pa sa harap lang ng bahay namin. Kaming dalawa na lang ni mama sa buhay. Iniwan kasi kami ni tatay para sa ibang babae. Ang huling balita ko ay may sarili na siyang pamilya ngayon pero wala naman kaming komunikasyon. Ayos lang naman iyon sa akin, ang importante ay kasama ko pa rin si mama. Hindi ko alam eh. Wala kasing tutulong kay mama, mababa ang boses na sagot ko. Hindi naman sekreto sa kanila ang buhay ko. Minsan ko na ring nabanggit sa kanilang tatlo ang tungkol sa maliit naming tindahan. Iyon lang ang tanging kinukuhanan namin ni mama ng panggastos para sa araw-araw. Kaya sobrang swerte ko na naging scholar ako ng universidad, at least, hindi na yun dagdag pa sa mga puproblemahin at gagastusin namin. Diyas naman eh. Ang dalang lang nito. Sige ka, magtatampo ako sayo. Ani kasi at bahagya pang napangusok. Mahina naman akong natawa tapos ay tumango na lang. Hindi ako straight pero sobrang nagagandahan ako kay Cassie. At sobrang cute pa niya kapag mumunguso siya. Sino ba namang makakahindi kapag nagpapakyut ka na? Tanong ko kaya natawa silang tatlo, si Cassie ay napapalakpak pa. Gosh! Bagay kayong dalawa, may halong kilig na sa ad ni Sasha dahil doon. Boyfriend mo Cass. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. Medyo nakaramdam ako ng kaba nang makita ang matalim na tingin sa akin ng pinsan ni Cassie. Si Levi Imperial Hernandez. Kilalang kilala siya sa universidad dahil nga sa kanila ito. Bukod doon ay mahilig din siya sa sports. Siya yung university crush kung tawagin. Sobrang gwapo nga naman kasi. Iyon nga lang, kung ano ang kinagwapo ng mukha ay siya namang kinagaspang ng ugali. Hindi sikreto sa universidad ang pagiging bully niya. Wala lang nagtatangkang magsumbong dahil nga natatakot sila. Wala naman akong paki, kasi sa isip ko ay imposibleng pagtripa niya ako. Sino ba naman ako para mapansin niya, hindi ba? At isa pa, kaibigan ko si Cassie kaya malabong bulihin niya ako. Iyon nga lang, mukhang mali na naman ang akala ko. Hindi kuya. Agad na sagot naman ni Cassie. Mataman pa rin akong tinitigan ni Levi kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Tapos ay tinaasan niya ako ng isang kilay bagong umisi. I see, Ania. Mukhang hindi ka nga type. Mukhang lalaki rin ang hanap, dagdag pa niya. Marami ang nakarinig noon, tapos ay mahina pang natawa. Agad naman akong nakaramdam ng hiya dahil sa sinabi niya. Kuya, kaibigan ko si Jasper. Huwag kang ang bastos.
Isusumbong kita kay Lolo. Pagtatanggol sa akin ni Cassie. Bakit, hindi ba totoo? Tanong naman sa akin ng mayabang na si Levi. Eh ano naman sayo? Tanong ko kaya natahimik ang mga estudyante sa cafeteria at napalingon sa gawin namin. Wala. Nag-aalala lang ako sa pinsan ko. Ano namang paki ko sayo? Maanghang na sagot niya kaya muling nagtawanan ang ibang mga estudyante. Hindi naman na ako nakasagot kaya napangisi na lang siya at napailing bago tumalikod at nagsimula na ring maglakad kasama ang mga kaibigan niya. I'm sorry about that, Jazz. Paghingi ng paumanhin ni Cassie sa akin, ngumiti naman ako at umiling. Okay lang, Cass. Wala sa akin yun. At saka hindi naman talaga niya ako binuli, understandable na nag-aalala lang siya sayo kasi pinsan mo siya, mahabang saad ko naman. You know what, I think I just changed my mind, napalingon kaming lahat kay Levi na muling nagsalita. Huminto siya sa paglalakad at muling humarap sa amin bago mayabang ulit na umisi. Looks like I just found my next target, makahulog ang saad niya habang titig na titig sa akin. Napansin ko ang pagbubulungan ng mga estudyante dahil doon. Ako naman ay hindi nakasagot. Napalunok na lang ako ng laway dala ng kabang nararamdaman. Akala ko magiging maayos ang buhay ko sa unibersidad, pero mukhang mali na naman ako.